Yo guys, nagbabalik na naman tayo at your service, Dice Ceballos from Laguna Southside Tattoo. This time, yung ginawa natin is realistic hanya. Ayan, kitang-kita nyo naman na may pagka-3D talaga siya. So, mukha siyang realistic talaga. Yung mga ganitong design yung hindi minamadaling gawin kasi kailangan mong pagtuunan ng oras lahat ng detalye. So, yung mga ginagawa natin ay sinisimulan natin palagi sa ibaba para hindi tayo maburahan ng stencil. Pero maraming salamat sa ating stencil solution. Yan ay yung BBB, Bold Bald Balm. Maraming salamat, Sir Judeo, sa napakakapit na stencil. At yung mga gamit nating needles is Evo cartridge needles. Galing yan kay Sir Marvin, Tattoo Supply. Ang mga sizes na gamit natin ay 5RL, 7RL, 3RS, 7RS, 7cm, 15cm, at 27cm. Sa mga inks naman, ang gamit natin is World Famous Tattoo Inks. Maraming salamat din kay Sir Lou Rubino. Napaka-legit na ink niyan from US. Maraming salamat. And yung gamit natin palang machine is FK Irons Flux Max 4.0 yung stroke. Pag nagko-color packing kayo, kailangan masinsin yung hagod. Ganon din pag nagbe-blending para maganda yung pasok ng ink at yung blending. Kailangan, pag nag-blend kayo, ito pala sa share ko yung technique. Kailangan gagamit din kayo ng tubig. Halimbawa, sa red at orange pagkasamahin nyo. So, sausaw nyo muna sa red, tapos orange, tapos konting tubig. Sausaw sa tubig ng konti. Tapos sabay ihagot nyo. Yun na yung parang pinaka mid-tone. O, doon na siya magbe-blend. Sa kahit anong kulay yan, pwede nyo gawin. Yung pagtawid ng kulay, yung tinatawag na gradient. Yan. Bawa yan, may dark purple, tapos medium purple. Tapos may light. Magagamit nyo yung tubig technique sa mga blending. Kaya pala tayo nag-share ng kaalaman kasi dati rin tayong nagtanong dati tapos napagdamutan. So, ang ginawa ko, nag-self-study na lang ako. Ako hindi naman ako madamot. Kung ano yung alam ko, kaya ko i-share. Kasi meron tayong adhikain para sa mga Pinoy tattoo artist na turuan. Nang sa ganun, magkaroon sila ng kaalaman. At sana kahit papaano may natututunan kayo dito sa ating video vlog. Pagpasensya nyo na yung pananalita ko dahil hindi talaga ako masyado nagsasalita. Sabi nga nila, sabi ng iba, suplado daw ako pero hindi. Hindi lang talaga ako pala salita. Balik tayo sa ating ginagawa. Sa tones na yan, merong gray at may pagka-purple din. Gamit natin dyan yung AD Pancho na pastel gray set. Sa tones ng red naman, maraming red tayong gamit. Meron ding brown, may red, may orange, may parang skin tone. Kung makikita nyo dyan sa ating ginagawa, yan yung light shade na yan. May medyo pagka-purple na yan. Hindi ko ma-explain yung kulay niya pero patay yung kulay niya, parang skin tone. Usually, nagmi-mix din tayo para ma-achieve natin yung kulay. Kasi hindi naman lahat ng kulay sa reference, meron tayong ink. So, kailangan nating mag-experiment din ng mixing. Yan, sa highlights ang gamit natin, 7RL. Pero ang bolts natin is 3.5 bolts lang. Hindi kailangan solid na kulay, hindi naman kailangan solid na white. Inahaluan din natin yan ng tubig para mag-blend. Para hindi siya matigas tingnan. 3.5 to 4 volts ang gamit natin dyan. Shoutout pala sa Esgun Tattoo, sa Marvin Tattoo Supply, sa MLC. Maraming salamat sa suporta nyo. Pati na rin sa Osus Tattoo Supply. Maraming salamat. So ayun, natapos natin yung obra natin. Nagawa natin na maayos. Realistic siya na 3D. Ayan, yan pala yung karugtong yung ginawa natin na Samurai Warrior sa bandang taas.
Maraming salamat din sa taga-video natin, Shoutcaster Renz Carlos Ceballos. And sana may natutunan kayo sa ating video vlog ngayon. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa Laguna Southside Tattoo. Mabuhay tayong lahat. Hustle hard, tattoo lang ng tattoo. Dahil sa araw-araw na pagtatato, diyan tayo mas lalo natututo. Nga pala yung samurai warrior na yan, nagbabalat pa. Pero yung heel niya na sobrang ganda na.